Giver Church. Ngayon po, tatayo tayong lahat. Come on, let's all gather again as a family. And this morning, wala po tayong ibang gagawin, kundi i-declare ulit yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. Today, we're gonna sing, we're gonna dance, we're gonna shout, because He is good in our lives. Now, are you ready, church? Come on, let's praise Him. Hey! Everybody clap your hands. With a smile on your faces, everybody. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Let me hear voices, sing it out. And I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good, good to me. Good to me. Nothing no one comes anywhere close to You. The earth and oceans deep only reflect His truth. And in my darkest night, You shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because You are good. And I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me. And I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me. And with a cry of praise, my heart will proclaim, You are good. You are good. In the song of rain, my life celebrates. You are good. You are good. With a cry of praise, and with a cry of praise, my heart will proclaim, You are good. You are good. The sun rays, my life celebrates. You are good. You are good. And I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good to me. And I sing because You are good, and I dance because You are good, and I shout because You are good. You are good, good to me. Try.
Father, you are welcome here.
And here are your children worshiping you, glorifying your name, lifting up our voices to you. Come on, open your mouth and worship him. Worship the Father. Our Father is good. That's right, come on, wherever you are, don't be shy, just worship him. Lift up your voice. God hears you now. Oh, you're a good, good Father. Oh. Let's try. Come on, let's sing a little bit more. Just welcome and acknowledge his presence at your home. Come on, fill this place with worship. Hallelujah. The dead of night, and you tell me that you're pleased that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh. This is our prayer, Lord. We're so, so good. You have been so good. Let's sing from the top. Oh, I have heard. Oh, I heard a thousand stories of one. They think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. And you tell me that you're blessed, that I'm never alone. You're a good.
Thank you.
our silence, we want to hear you, Lord. We want to hear your voice. There's too much noise outside. There's too much noise in the internet. Today, we just want to rest and hear your voice in our worship. I can sense that the Holy Spirit is here, touching you, touching your heart, impressing something new to you. So don't mind the person next to you, just focus on him and hear the voice of God saying, I love you, son. I love you, daughter. Here's your good, good Father who will never leave you nor forsake you. Just come and worship me. Worship me in spirit and in truth. Here I am. As the keyboard plays, just open your mouth and worship him. Lift up your voice. Lift up your voice and sing to God. That's right. I can smell the fragrance of worship. We are worshiping now. You are healing me now, Lord.
What a wonderful worship we had. Father, we pray that this worship was a pleasing aroma to you. So we bring back all glory, honor, and praise in Jesus' name. And everybody say, amen, amen, amen. Hello, Church. I am Alisa Asistro of Life Giver Elliptical. Lord, paano na ako? Natanong mo na ba yan during this pandemic? 5 months of lockdown. Kinamusta ka na ba ni Boss? Napadalhan ka na ba ng lockdown allowance? Nakatanggap ka ba ng text na kamusta kayo dyan? Nakaramdam ka ba ng malasakit sa kanya? Sumusweldo ka pa ba sa panahon ng pandemic na to? Alam mo bang may mga taong nawala ng trabaho? Pero ito ikaw, panay ka pa rin ng reklamo. Ano ba yan? Hirap ng work from home? Ay, ang daming pinapagawa ni Boss. Grabe, kalahati na lang sweldo ko ngayon. Sus, ang tagal magpasweldo ni Boss. Guess what? You are blessed. Isa po ako sa mga taong nawala ng trabaho. Isa rin po ako sa mga taong ni hi, ni hello, wala po ako natanggap kay Boss. Isa rin po ako sa hindi napadalhan ng lockdown allowance. Isa po ako sa walang benepisyo galing sa gobyerno. Alam mo yung feeling na bahala kayo dyan. Ganun po yung naramdaman ko. Nung una, napuno ako ng takot at ng kaba. Lord, paano na ako? Lord, paano ko nababayaran yung bills ko? Lord, paano na yung mga kailangan ko? Lord, paano na ako bibili ng mga gusto ko? Lord, paano na ako pagtapos nito? Tatlong bagay lang po ang ginawa ko. Una po, nag-praise and worship ako. Kinantahan ko ang Diyos. Pangalawa, binalik po at sineryoso ko ang devotion ko. Number 3, nagtanim at nagdasal ako. Ginugol ko yung oras ko sa mga salita niya. Natakot ako, kinantahan ko siya. Nalungkot ako, binasa ko ang Biblia. Naguluhan ako, nagdasal ako sa kanya. Ubos ako, nagbigay ako sa kanya. Yung dedikasyon na kausapin siya at makilala siya lumalim. Gutom na gutom ako sa salita niya. Grabe yung importance of giving. Last month po, I celebrated my 30th birthday and I decided po na ayoko mag-celebrate at dun nag-umpisa po ako ng 30 with a purpose project. Walang trabaho, walang sweldo, pero nakapagpakain po tayo, almost 200 homeless po na tao, through the help of my friends, my family, mga nag-follow po sa atin sa social media. You know what struck me po during this quarantine, yung topic namin sa life group namin, be God's hands and feet. Sinagot niya lahat ng mga tanong ko. Nag-resign po ako sa trabaho pero hindi po ako nakaramdam ng takot. Ang dami-dami pong dumating na oportunidad na hindi ko pinalagpas. I know God is talking to me and He is with me. Sa mundo niya, lagi may pag-asa. I know every opportunity na natanggap ko po sa panahon na to, alam ko it's from God. Sa sobrang umaapaw yung pagmamahal niya sa akin, di ako nag-focus sa negative outcome na, ay, wala na akong trabaho. Di ako nagreklamo, I did not dwell sa kawalan ko. Pero nag-focus ako sa kung anong meron ako, kung ano ang kaya ko. Because when you have God, yung paligid mo na pagod at hirap na, ikaw na may Diyos, punong-puno ka pa rin. Punong-puno ka pa rin ng pag-asa. Sabi nga, pag ubos na ubos ka na, dapat mas lalo kang magbigay. Mas lalo kung sineryoso yung tithes and offering. Kasi nakikita niya yung laman ng puso mo. Hindi kailangan ng Diyos ng milyon o ng libo-libo mo. But He wants to feel and see how pure and sincere your intentions are in giving back what belongs to Him. Sabi po sa 2 Corinthians 8:12, whatever you give is acceptable if you give it eagerly and give according to what you have, not what you don't have. Lumating sa walang-wala na ako, pero hindi ako tumigil. Pinili ko pa rin magbigay kahit walang-wala na. Hindi ako nagstay dun sa moment o sitwasyon na nawala at mawawala sa akin kasi kumapit ako sa pangako niya. Psalms 46:10, be still and know that I am God. Binigay ko sa kanya yung kaya ko lang ibigay. Efforts, time, sacrifices, tinanggap po niya. At ito, binabalik na niya. Huwag kang mag-focus sa kung ano ang nawala sa'yo or kung ano yung mawawala sa'yo. Mag-focus ka doon sa kung anong meron ka at sa kung ano yung kaya mong gawin. Huwag kang mapagod, magdasal at magbigay sa Diyos. Kasi siguradong ibabalik niya, doble at punong-puno ka. Kaya yung tanong ko na, Lord, paano na ako? Napalitan ng Lord, punong-puno na. Here are our instructions to give. You may go to www.lifegiverchurch.ph. You can deposit your giving to your preferred bank accounts, BDO or BPI.
bank account names and numbers are reflected on the screen. You can also send your giving through GCash using bank transfer service. You may use the bank account information flash on the screen. Happy giving, everyone! I know you are all excited to hear the Word of God. Prepare your Bibles, notebook, pen, and your Amen. Nakaka-distress ang mundo pag pinakmasdan mo. Nakaka-distress ang mga pangyayari pag in-entertain mo. Ito pa, nakaka-distress ang mga tao pag pinatulan mo. Saan ka ngayon babaling? Saan ka ngayon pupunta? Kaya mo pa ba nating baligtarin? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we come to you. Please give us an answer, strength and protection in this distressful world. We hope that you will enlighten us by finding answers to these problems that we are facing nowadays. We hope that you will give interest to our people as I share your word, and so find the strength and courage as we face it. And let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, this is Pastor Helen. Ako po mag-share na yung umaga, of course. And my topic for today is you're turning distress to a great success. Ulitin ko po ulit, ha? I will make personalized. Turning your distress to a great success. Ayan. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay nakaka-experience nito. Tama po ba? Ayan. Ito po din ay nangyari sa taong pag-uusapan natin ngayong umaga. Mind you, hindi siya chismis. Ang buhay po niya, no, hindi siya chismis. Totoo po itong nangyari sa Bible. Isnulat ito sa Bible kahit pangit, nakakahiyaman ang buhay na pinagdaanan niya. Why? For us to remember, or maybe para magamit natin ito sa panahon natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay si Haring David. Makikita natin na marami siyang pinagdaanan at marami din siyang ginawang mali. Pero makikita natin kung paano siya bumalik kay Yahweh at paano inayos ni Yahweh o ng Diyos ang buhay niya. Okay? Do you have your Bible with you? Ito po ang ating verse or text for this morning. 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 6. NIV version po ang ginamit natin. So verse 1. David and his men reached Ziklag. And the third day, now the Amalekites had raided the Negev Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it. Verse 2. And had taken the women and everyone else in it. Both young and old, they killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire and their wives and sons of daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. David's two wives had been captured, Ahinoam and of Jezreel and Abigail, now the widow of Nabal of Carmel. Verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. Ito ang favorite verse ko. But David found strength in the Lord his God. Grabe po yung experience, no? Sa simula pa lang, sabi na doon, greatly distressed. David was greatly distressed. Before that, before chapter, 1 Samuel chapter 13, just give you a summary or medyo background ng konti, alam naman natin na marami pong pinagdadaanan si David. At isa dito, yung experience niya kay Goliath, no? Of course, hindi madali yon. Maliit na bata, no? Kakalabanin mo ang isang higante. Nalagpasan niya yon. Another trials niya, or hindi magandang pangyari, ay yung si King Saul. Of course, kinuha siya sa kingdom niya, sa palasyo niya, just to play harp every time na mapoposes siya, in a sense. Tapos, ito pa medyo masakit na pinagdaanan. Ginawa na siyang hari, kapalit ni King Saul, pero never pa siya na makaupo dun sa kanyang throne as king. Kaya nga, because of that, no, na-push away siya, kakatakbo niya kay King Saul dahil plano siyang patayin ito. Diba, sumama siya sa isang grupo, na grupo ng mga Philistines with his men, with his 600 men, para maging ally, no, maging kalabanin, do, of course, ang grupo ng Israelites, ang mga Israel.
And in verse 20, in chapter 29 ng 1 Samuel, makikita mo doon, kinausap si David, sabi gano'n ni King Achish. Habi niya, or isang hari sa kanila, naku, pasensya ka na, kasi sabi nung isang hari, no, na hindi ka na pwedeng sumama sa amin. So siguro ko ako yun, sabi ni David, bakit naman? Kasi I'm doing well. Kasama niyo ako sa laban at maganda naman ang performance ko, no? Paraphrase lang po. Pero sabi nung hari, hindi na talaga pwede. And during that time, maybe, no, kung ako yun, pagsasabihin ako ng gano'n, I really feel rejected. No, so si David, tinanggap yung desisyon ng grupo na hindi na ako kasali. So ang ginawa niya, umuwi sila sa pamilya niya, doon nga sa Ziglag. So ilang araw, 3 days daw eh, bago siya makarating. So ilang miles siya ng travel. Tapos downcast ka kasi you were rejected. In chapter 30, ito pa, another experience. Pagdating nila, no, sa lugar na yon. Yan, mamaya pag-uusapan natin. In chapter 30, ano-ano ang mga problemang dinatnan ni David. Ano ibig sabihin ko? Problema na siya, hindi na magandang pinagdaanan niya, punong-puno na. Kung ako yun, depressed na ako, distressed na ako, malungkot na ako, ayoko na. Diba? Pero, hindi pa tapos, no, yung mga pinagdadaanan ni David. Dito pa sa chapter 30, now let's identify ano-ano pa yung mga problema na dinatnan ni David dun sa lugar ng Ziglag. Una, diba? Sinugod ng Amalekite. Sinunog daw yung lugar, Ziglag. Number one, sabi niya, they have found that they ransacked their place and have held captive their women and kids. Diba, pagdating mo, feeling mo okay na, makakapagpahinga ka sa lugar na kung saan ka nakastay. Pagdating mo doon, niransack, nakita mo sunog. At hindi lang sunog, wala pa yung mga mahal mo sa buhay. Wow! Imagine! Ano yung pakiramdam, hindi lang siguro si David, but the old man. Ito yung bumungad sa'yo. Nangyari na ba sa'yo yan? Na pwedeng papasok ka sa trabaho bilang, alam mo, wala na pala, na-fired ka na pala? O kaya pag-uwi mo nga, no? Asaya mo, pero wala ka nang dinatang pamilya? Ayan po ang na-experience ni David. Isa pa lang yan, pangalawang experience, no? Pangalawa, sabi niya, so his men were so bitter about him. Itong mga kasama niya, itong 600 men, kasama niya sa laban, ups and downs, ang taas ng regard kay David, pero dahil sa di inaasahang pangyayari, gusto ba ni David na masunog or kunin yung mga asawa at mga anak nila? Of course not. No, walang may gusto noon. Pero, this man, sabi gano'n, galit na galit kay David. Siya halos sinisi, lahat ng fingers nakapoint sa kanya, galit na galit. Number 3, hindi lang basta galit ha. Yung mga taong ito, they plot to kill him. Diba? Experience mo ba yan? Dati mong kaibigan, kasama mo sa grupo, ang ganda ng pinagsamahan ninyo. Dahil sa simple, bagay hindi simple yun, dahil sa may pangyayari, diba? Maybe doon masusubukan yung pagsasama ninyo eh. Diba? Okay na sana yung galit eh. Pero yung papatayin ka pa, pagpaplanuhin kang patayin, aba, iba nang pausapan ninyo. And because of that thing, at dahil sa mga pangyayari yon, sabi dun sa verse 6, talagang si David daw suffered distress. Talagang to the highest level yung distress niya. Diba? Talagang, kumbaga siguro talagang yung self-pity, titira, papasok sa kanya, no? Kung ano nang iisipin niya, pwede niya sisihin yung mga taong to. Bakit ba? Pwede niya sagutin yung mga taong to, yung mga taong nagtuturo sa kanya. Remember, hindi simpleng distress or hindi simpleng depression ang nangyari kay David. Hindi siya simpleng lungkot-lungkutan lang. Nangyari na ba sa'yo yan? No, para kang sinakluban ng langit at lupa? Halos lahat ng buong mundo ay kalaban mo? Diba? Wala kang kakampi. And this time, no, para masabi mo, me, no ba, ako at ang mundo lang, me and my Lord lang. Me against the whole world. Diba? Pero tingnan natin ano ba nangyari, no? Tingnan natin sa kung ano yung tatatandaan natin sa bawat pangit na mangyari sa buhay natin, may magandang kwento na lalabas dito. Paano ba nilutas ni David? O paano niya nalagpasan ang malaking problema na to or dagok sa buhay niya? At paano niya to hinarap? Paano niya hinarap yung distress? Paano niya hinarap yung depression? Paano niya hinarap yung iba't ibang pointing fingers sa kanya or paninisi ng mga tao sa kanya.
Ready na ba kayo makinig? Alam niyo, unang-una, no, siguro before na-discuss ko yung mga points o anong ginawa niya, gusto kong bigyan ng diin yung David strengthened himself. During that time, wala siyang kakampi, wala siyang kaibigan, wala siyang matawag. Kaya nga minsan, di ba sa atin, no, may experience mo na iba't iba klase yung pagsubok eh. Maganda kung may kaibigan ka na mapapagsabihan mo kasi maiibsan yung bigat ng dibdib mo. Di ba? May pastor ka, may leader ka na minsan mapapagbuntungan mo ng galit mo or mapapaghingahan mo. Pero paano kung wala? Yung inaasahan mong tutulong sa'yo, wala dyan. Hindi, kumbaga ikaw lang talaga. And during this time, si David lang po ang mag-isa. Paano niya ang pinlakas? Paano niya nalagpasan? So sabi doon, David strengthened himself. Kaya minsan may panahon po, ikaw talaga magpapalakas sa sarili mo eh. Hindi mo kailangan ng ibang tao para palakasin ka. Ikaw lang sapat na. Of course, with the Lord. Strengthened himself in the Lord. Kasama niya si Lord. And alam naman natin, ever since, no, kasama ni David si God. David was with God. David was with God sa lahat ng mga triumphs niya, lahat ng mga failures, nakakasama niya si Lord. Kaya this time, sabi niya, pinalakas niya ang sarili niya dahil kasama niya si Lord. And alam ko, kaya mo rin palakasin ang sarili mo. Kahit ikaw lang mag-isa, kung paano ginawa ni David ito. No, paano niya pinalakas ang sarili niya? Paano niya hinarap ito? Number one, David inquired of the Lord. Uling ko ulit ha, David inquired of the Lord. Remember, hindi siya nag-retaliate. Hindi siya gumante. Hindi siya nagreklamo. Inquiring of the Lord is, diba yung lalapit ka sa presensya ng Lord, tatahimik ka. Kasi alam mo, this time si Lord lang kausap mo at si Lord lang makakatulong sa'yo. Yun po ang ginawa ni David. Hindi siya naghanap kung sino-sino kausap niya. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Lord. Sabi niya, David inquired of the Lord, 1 Samuel chapter 30, verses 7 to 8, sabi niya, then, verse 7, then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Abiathar brought it to him. Verse 8, David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them, he answered, you will certainly overtake them and succeed in this rescue. Din ko ulit ha, imbis na maglinger sa depression, imbis na maglinger sa distress, ano ang ginawa niya? Diba? Imbis na ang binalingan niya, no? Ang Lord, binalingan niya yung bato, yung ipod. No? Kasi alam niya, importante yung presence ni God. No? Mahaharapin mo o mahaharap mo yung iba't ibang klaseng distress, mabigat na distress, no? Sa ating Panginoon lang. Amen ba? Nakuha niyo po ba ako dito? Hindi natin madedeny na may depression. Hindi tayo pwedeng magpatay ng malisya. Ang wala to. No, nandiyan yan talaga. No? Sabi po sa Bible, we really experience it. Like David, experience niya yan eh. So hindi ka excuse, may experience mo din yan. Lahat tayo ay may experience yan. Pero ang kakaiba, paano to hinarap ni David? So tayo din, no? Paano mo haharapin ang distress mo? Paano mo haharapin yung sufferings mo? Paano mo haharapin yung troubles mo? Paano mo haharapin yung depression mo? Manise? Ha? Tumalikod? Umatras? Huminto? Hindi po. Diba? Pag kailangan mo ng pera, mangungutang ka, no? Maghahanap ka ng iba't ibang kasagutan. Pag may sakit ka, saan ka lalapit? Hindi ko sinasabing huwag kang uminom ng gamot o huwag kang pumunta ng doktor. Ha? Pero sino unang nilalapitan mo? Si David po, during this time, alam niya, siguro talagang hawak sa ulo, napakasakit ng ulo niya. Pero alam niya kung kanino siya lalapit. Sabi niya, verse 8, David inquired of the Lord. What do you mean by inquire? Sabi sa Hebrew, ang inquire po means consult. Or ask, or beg. David consults, ask, and beg God. Diba? So during this time, pasok ka sa prayer closet mo. Punta ka sa presence ni God. Kung nakakaramdam ka, nakaka-experience ka ng great distress or distressful situation, you consult God, Lord, ano po ang gagawin ko? Lord, ano po ang first step ko? Kailangan matuto ka. Alam mo, this is a basic principle of Christianity. Pag may problema ka, pag may pinagdadaanan ka, huwag kang magmukmok, huwag kang manise, lumapit ka sa Diyos at magtanong ka, Lord, ano ang gagawin ko? You need guidance from God. Kailangan mo ng sagot galing sa Panginoon. Amen? Una,
David, hindi siya nag-retaliate. Pinalakas niya yung sarili niya. Papaano? He inquired of the Lord. Okay? Pangalawa, anong ginawa? Of course, pag nag-inquire ka, no? Pag nag-inquire ka, pag nagtanong ka kay Lord, at pag sinagot ka ni Lord, anong gagawin mo? Susunod ka. Sabi dito sa verse number 2, no, sa 1 Samuel 30 verse 8 to 10, ang answer ni God sa kanya, pursue them. Pursue them. Diba? Number 2, David pursue his enemies. So, simple, nag-inquire siya kay God, tapos sinabi ni God, pursue your enemies. Meaning, obey ka lang kay Lord. Anong pinapagawa niya sa'yo? Sunod ka lang. Di ba marami nagtatanong, Lord, anong gagawin ko? Pero pag hindi ayon sa gusto mo, ewan ko sa'yo, Lord. Basta ito sa akin. Kaya lalo ka pumapalpak, lalo ka nadidiin. But iba si David, nag-inquire siya kay God. No? Paano niya pinalakas? Nag-inquire siya kay God. Tapos, sumunod siya sa utos ni Lord. Sabi doon, pursue your enemies. Nakuha niyo po ako? Ha? So una, saan ka magsumbong kay Lord? Pag sinagot naman ni Lord John, then sunod. So ang sabi doon, lusob, pursue. May go signal na ni Lord eh. Diba? You pursue your enemies. At alam mo kagandahan, no? After siguro, no? Ang galing pa rin ng convincing power ni David. Why? Yung 600 men na talagang gusto siyang patayin, kinausap niya eh. Diba? Kinausap niya at yung 600 men na to after na kausapin niya, sumama pa rin sa kanya. No? Na para sugurin o habulin yung mga Amalekites na kumuha ng mga pamilya nila. And during that time, no, papunta na siya doon, pero meron dalawang 200 po na nag-back out. Na hindi sumama sa kanila. And maybe, no, baka na-discourage or napagod sa laban. Pero alam mo, hindi pinilit ni David eh. Iniwan niya yon. So, yung 400 lang ang kasama niya na mag-pursue doon sa mga kalaban. Alam mo, ang nakita ko dito, no, bakit kaya, alam mo naman si Lord, parang si Gideon lang yan, no, 10,000 naging 300. Maybe, bakit din inalaw ni God na mag 400 lang? To see, biro mo, ang dami-daming susugurin, pero 400 men lang ang dala ni David para mapakita din, no, ang kapangyarihan at ang glorya ng Panginoon. No, hindi mo kailangan ng maraming sundalo para mabawi mo. Simpleng pagsunod lang. Habang ang ginawa lang nila, sumunod lang sa pinag-uutos ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, no, tingnan natin, no, sumulat po si David. Alam naman natin na ang Psalms, maraming sulat dyan si David at ang mga Psalms ay nakaka-encourage po sa atin. Makikita mo yung mga hindi ko alam kung reklamo ni David yun, pero mga situation na hindi maganda ni David. No? Tingnan natin, sabi doon sa Psalms 43 verses 1 to 5, basahin ko lang ha. Sabi niya, vindicate me my God and plead my cause against an unfaithful nation. Rescue me from those who are deceitful and wicked. You are God, my stronghold. Why you have rejected me? And maybe this part ng prayer ni David na nag-inquire siya kay God. Sabi niya, why must I go about mourning, oppressed by the enemy? Send me your light and you are in your faithful care. Let them lead me. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell. Then I will go to the altar of God, my joy and my delight. I will praise you with lyre. O God, my God, why my soul or are you downcast? Why you so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, my God. So verse na yun, vindicate me, my God, against unfaithful nation, sabi doon, and rescue me from those who are deceitful and wicked. Sabi ko kasi, siguro ito yung prayer ni David yung time na yun, yung naging crush siya kay God, no? Parang, Lord, ganti man ako, ikaw na pong bahala. Diba? Sometimes, yun ang next na sasabi natin kay God, eh. Pero at least, kay God lang niya sinabi, hindi niya sinabi sa mga tao. Tingnan natin, no? And I think this is the answer prayer. Sabi, ang prayer ni David, send me your light. In your faithful care, let them lead me. Sabi niya, why, my soul, are you downcast? Bakit ka ba malungkot? No? Why so disturbed within me? Sabi niya, pinalakas yung sarili niya. Sabi niya, put your hope in God. Hey, David, hayaan mo, ang lagay mo, ang pag-asa mo sa Diyos. Diba? Pinag-pray mo yan eh. Just wait. No? Yun pa siguro, pag nag-pray ka, just learn to wait. No, sasagot ni Lord. So,
nung pinurso niya, nung sumunod siya, no, pinurso niya nga yung Amalekites, yung kalaban. Then, nagpadala si Lord ng light. No, nagpadala si Lord ng light. Sabi niya, let that light lead me. No? So, sabi niya, sabi ko nga sa inyo kanina, sabi ni Lord, Lusob, anak. No, papaano? Saan sila, saan ko ba makikita, saan ko sila pupuntahan? At alam niyo, nagpadala si Lord talaga ng light eh. Nagpadala ng si Lord ng tao na gagamitin para mas mabadali ang pag-rescue ng grupo ni David sa kanilang mga pamilya. At naranasan ni David gaano ka-faithful, no, ang Diyos sa panahon na napakalaki ng problema niya. At ganun din yun. So if you know how to inquire of the Lord, no, pag alam mo kung paano mag-inquire kay God, you will also know when and where to pursue. Pag natanong ka kay Lord, alam mo kung kailan ka lulusob. So hindi pala masamang may lalaban ka sa gera kasi kanya-kanya tayong gera na dapat labanan. Pero may mga battle na hindi mo dapat labanan. Di ba? So pag sinabi sa'yo, oh, nak, battle mo yan, labanan mo yan, din laban ka, lusob ka kasi si Lord nagsabi sa'yo eh. And definitely, si Lord din ang magpuprovide ng way out. Si Lord din ang magpuprovide ng light. Si Lord din ang magbibigay ng solution sa problema. Naiintindihan niyo po ba ako? Si Lord lahat siyon eh. No? Actually nga, alam niya na eh. Bago ka palang lumapit, alam niya ni. Ang gusto lang niya, you inquire of Him. And then, pag binigyan ka niya ng instruction, you follow it. Diba? Nagkakaintindihan pa ba tayo niya? Magpuprovide siya ng go signal, pursue your enemies, habulin mo, at definitely mahabol mo. Ano yung una? David, inquire of the Lord. Pangalawa, sabi doon, David, pursue his enemies, okay, as out of obedience, dahil yun ang sinabi niya, sumunod siya sa Panginoon. At pangatlo, because David obeyed, verse number three, God gave him the answer. Wow! Nagbigay po si Lord ng sagot. Katulad ng binasa natin sa Psalms kanina, God sent a light. Tingnan natin. 1 Samuel chapter 13, verses 11 to 16. Sabi doon, they found an Egyptian in a field and brought him to David. They gave him water to drink and food to eat. Ayan. So, sinong pinadala? May pinadala si God na Egyptian. Okay? Na itong Egyptian pala na to, no, ay a servant ng mga Amalekites na iniwanan. So, ang ginawa ni David, pinakain niya, tapos nagkwento itong Egyptian na to tungkol sa mga Amalekites, no? Yung mga details, siguro talaga inibistagahan ni David eh. Eh, syempre, tinulungan niya, at syempre, God sent yun, di ba? So, nagbigay ng information itong Egyptian na to. At na-confirm nila, at naturo niya kung saan, no, yung kuta, or kung saan sila nag-stay. Grabe, what a great blessing. Kasi kung walang Egyptian, kung walang pinadala si Lord, nako, saan nila hahanapin? Hindi ba? So, na-lessen yung time, na-shorten yung time. Minsan ganun eh, pag may problema ka, ang dami mong hinahanap, napapalayo tuloy, tumatagal tuloy ang sagot eh. Pero the moment you inquire and you listen sa instruction ni God, wow, lahat ayos. Lahat, si Lord magpuprovide sa'yo. No, mga taong kakausapin mo, lahat 'yan, no? Like si to, itong si David, no, God provided an Egyptian na bigay ng details. Kaya napadali yung pag-rescue nila. So binigyan siya ng ilaw, a guiding light, sabi nga kanya sa Psalms 43, kaya nga ganyan si Lord, ililid ka sa tamang tao at sa tamang daan. In verse 15, sabi doon, David asked him, "Can you lead me down to this raiding party?" Yeah. He answered, "Swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master. I will take you down to them." He led David down, and there were scattered over the countryside, eating, drinking, revelling because of the great amount of plunder they had taken from the land of Philistine and from Judah. Doon pa. No, hindi pa nakakalayo. Nag-i-enjoy pa, nag-iinuman pa, nag-rejoicing pa. Kasi ang dami nilang nakurakot. Sorry for the word, no? Madami siya nakuha. At grabe talaga si Lord, no? Grabe yung bibigay ni Lord na details, eh. Yung sa kwento na binigay. So, tamang taong pinadala ni Lord. At ito ang naging way para ma-recover nila ang kanyang pamilya,
para ma-recover niya lahat ng mga ari-ari ang kinuha sa kanya. Talagang lagi may katugunan si Lord sa lahat ng problema natin. Basta i-allow mo lang si Lord, basta mag-i-inquire ka lang, at basta maghihintay ka lang. Kasi alam natin na may kasagutan si Lord sa lahat ng ating problema. Ako yun ang paniniwala ko talaga. No, lahat ng problema may katapat na solusyon. Sabi nga 1 Corinthians 13, di ba, pag na-fall ka, still the Lord will provide you a way out. No, si Lord lang talaga eh. Wala nang iba. And after that, ano nangyari? Number 4, and God gave him the victory. God gave him the victory. So hinabol, pinakita nila, ano nangyari, no? Ano nangyari nung makita nila yung grupo ng Amalekites? Of course, letter A, David fought. 1 Samuel 30 verse 7, sabi niya, David fought them from dusk until the evening of the next day. None of them got away except 400 young men who rode off on camels and fled. Definitely, nag-inquire siya kay God, di ba? Nag-obey siya kay God, yung kung ano yung sinabi ni Lord, sumunod siya. At ito pa, di ba? Si Lord ang nagpadala, no? Ng Egyptian para mas mapadali. And because of that, God gave them complete victory. Sa laban na yon, binigyan sila ng tagumpay. At hindi lang tagumpay, grabe si Lord, no? Pag nagbigay talaga si Lord, ano yung package din is, umaapos sobra-sobra, hindi lang victory ang binigay. Sabi dito, letter B, David recovers. Hindi lang nila natalo yung Amalekites. Ito pa, sabi dun sa verse 13, 18 to 20, chapter 30, verse 18 to 20, sabi doon, David recovered. Wow! David recovered everything the Amalekites had taken, including his two wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl. Plunder or anything else they have taken. David brought everything. Walang naiwan, everything back. He took all the flocks and the herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, this is David's plunder. Grabe, no? Biro mo yun? Napagtagumpayan nila yung gera, yung laban, yung battle. God gave them victory. Tapos, na-recover pa niya. At hindi lang basta na-recover, may plunder pa. Sabi sabihin, may sobra-sobra pa. Sabi dito, David shared the plunders. Kumbaga, hindi lang yung asawa, hindi lang yung mga ari-arian nila, sumobra pa. Lahat ng mga kinuha o nakamkam ng grupo na to ay napapunta kayla David sa grupo niya. Diba? At ito ang kagandahan naman. You can really see the good heart of David. Remember kanina, diba, may naiwan na 200 men? Sabi nung 400, eh bakit kita bibigyan? Eh hindi naman kayo sumama sa gera, kami ang nakipaglabat. Pero hindi, sabi ni David, no. Kailangan natin itong i-share. Kasi kung kasama rin natin sila dun sa gera, kung gaano tayo nakikipaglaban, definitely ganun din sila makikipaglaban eh. Diba? And kaya sila naiwan ng 200, maybe para tagabantay. Hindi natin alam kung anong purpose. Pero sabi nga dun sa verse 24, no, basahin ko lang, who will listen to what you say? The share of the man who stayed with the supplies is to be the same. Yeah. As that of him who went down to the battle. All will share alike. David made this statute and ordinance to Israel from the day to this day. No? Kanta mo yung ano yun, hindi siya sakim, no? Hindi nakasama sa laban, pero shinare din niya sa 200 na tao na iwa. Ito pa, naku, ang ganda. Hindi lang dun sa 200 men niya ishinare yung plunder. Ishinare din niya sa iba. Sabi dito, hindi ko nababasahin yung verse, no, pero 1 Samuel 30, 26 to 31, sa elders of Judah, sa mga friends niya, diba, sa mga kapitbahay niya, lahat ng blessing na nakuha niya at na-receive niya, shinare niya sa ibang tao. Diba? Nandito yung mga pangalan eh. Shinare niya. Grabe. Grabe yung naging resulta ng pagsunod ni David. Alam niyo, minsan nakakatakot ang problema. Pero minsan, nakakakuha ka ng pagpapala out of that problema. Nakuha mo ako? Nakuha niyo po ako? Problema yun, di ba? Una nga, distress na distress si David eh. Di ba? Kasi nga, halos patayin siya ng kagrupo niya. Pero after that,
no, nag-inquire, nanahimik siya, hindi siya lumaban, no, lumapit siya sa Lord, sa Diyos, talaga yung sa presensya ni Lord, nag-inquire siya, nag-pray siya talaga. Ulitin ko ulit ha, may mga problema na pagpapala ang dala. Kaya hindi lahat ng problema tinatakasan. Basta may problema, simple lang, dalhin sa Diyos. Mag-inquire ka agad anong dapat gawin at anong dapat ang solusyon. Hindi kasalanang ma-distress, hindi kasalanang ma-disappoint, hindi kasalanang mawala ng pag-asa. For those things, make it your turning point. Pwede ba? Pero yung medyo maniobra ka ng konti, nalungkot ka, huwag kang magstay doon. Sabi nga, dadaan ka lang eh, huwag kang manatili. All those experience, make those things your turning point. Diba? Kuha mo siya, maging kalakasan mo siya. Tinuturuan ka lang ni Lord eh, tinuturuan ka lang ng Diyos na sa panahon ng problema, sa Kanya ka pupunta. No? Hindi ka magtatanong sa feng shui, hindi ka sa tao pupunta, no? Hindi ka sa bangko, hindi sa doktor. No? Mag-inquire ka kay God. And si Lord ang magbibigay ng light, siya ang magbibigay ng leading, no? Siya ang magbibigay ng daan. At definitely doon ka ma-amaze. Mag-iisip ka, Lord, talagang Lord, you're so awesome, you're so great. Kasi makikita mo hindi mo ginawa eh. No? Mas ma-appreciate mo si God ngayon. Kaya pag sinabi ni Lord, lusob, lusob. Pag sinabi ni Lord, atras, atras. Pag sinabi ni Lord, hinto, hinto. Pag sinabi ni Lord, oh, manahimik ka, manahimik ka. Nakuha niyo po ako? Si Lord din mismo ang magtuturo ng sagot sa bawat problema mo. For definitely, lahat ng gera na pinapalaban sa iyo ni Lord, mananalo ka. Makinig, gerang pinalalaban sa iyo ni Lord, definitely mananalo ka. Kaya huwag kang matatakot. Ha? Huwag kang matatakot sa bawat battle na ilalaban mo, sa bawat gera na pupuntahan mo, lalo na pagkasama mo si Lord. Amen? Alam niyo po, simple lang pong pinag-uusapan natin ngayon. Tingnan natin yung example na binigay sa atin ni David. Every time, no, pag iniisip mo, yung sitwasyon mo ngayon, tingnan ko, honestly, anong gagawin mo? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, ha? Kung gaano kaibigat ang pinagdadaanan mo. Pero compared to David, tingin mo ba mas mabigat pa ang pinagdadaanan mo? Ngayon nga, oh, tingnan mo, ha? Ako nasasabi ko to last week ago pa, nakakapraning, nakakaparanoid po ang COVID. Maubo ka lang, COVID na to. Ay, nakakapraning po. And you know, talagang, I don't know, last week, sabi ko, Lord, naiinis na ako ha. Naiinis na ako dito. Sabi ko, gano'n, bakit? Kasi pati ako eh. Pati ako, napapraning, napaparanoid. And you know, God told me, manahimik ka lang. Hold on to your faith and beliefs. Sabi niya, maniwala ka sa mga promises ko sa'yo. Diba? Honestly, kung may pinagdadaanan ka ngayon na tingin mo higit pa kay David, tingin mo anong gagawin mo. Diba? Misan, okay lang, sabi ko kanina, okay lang kahit may pangit kang pinagdadaanan, basta may kasama ka, may kausap ka. Pero may panahon na wala kang kausap eh. May panahon wala kang malalapitan, lalo na kung ang problema mo masyadong delikado, alam mo yun, masyadong sensitive, masyadong confidential, na alam mo ikaw lang at si Lord. Wala kang pwede mapagsabihan. Wala kang kakapitan, ikaw lang. Pwede pang tanungin kita na pwede mapapagkatiwalaan mo pa rin ba si Lord? Diba? Can you still trust God? Sabi nga kanina, ang ginawa mo po ni David was so basic. Ito po yung key of life. Sa tayo po, sa history natin or sa Christian natin, simple lang naman eh. Sabi natin, you strengthen yourself like David, you strengthen himself in the Lord. Tapos, inquire siya, nagtanong siya, nagsought siya, nagseek siya. Diba? Lumapit siya sa Diyos. Hindi siya lumayo. May problema siya, hindi siya lumayo. Siya po ay lumapit sa Diyos. At yung paglapit niya kay Lord, nakinig siya. Diba? Nakinig siya. Tapos, kung ano yung tinuro ni Lord, sinunod niya. Diba? And after that, siya po ay nagkaroon ng victory. Wow! Wow talaga. And maybe this is my challenge. This is my last challenge. Si David po, make a history. Siya po ay gumawa ng history ng kasaysayan niya. Pinakita niya. And after that, alam niyo po ba pagkatapos nun?
Grabe po ang tiwala na ibinigay ni David sa Diyos. Pinakita niya or nakita niya yung goodness ni God eh, kahit hindi na po siya humiwalay sa Panginoon. Ikaw din po, no? You can write your own history. Papaano? History kung papaano mo na pagtagumpayan lahat ng mga problema mo sa buhay. Hindi simpleng problema, ah, yung mga challenging na problema na katulad kay David. Na, like, ngayon, pinag-uusapan natin yung buhay ni David kung paano siya, paano niya ito nalagpasan. Like, ako, may mga nalagpasan akong trial sa buhay ko. Now, I can share it to my children, no, maybe sa mga grandchildren ko. Ikaw din, no? Ikaw din, pwede ka magkwento na, alam mo ba, ito ang pinagdaanan ko noon. Ito ang problema ko na na-super bigger, na akala ko talagang wala nang pag-asa. Pero ito ang ginawa ko. Di ba? And you will remember, and those people will remember, paano mo napagtagumpayan lahat ng ito, at paano ka ginabayan ng Panginoon, at paano mo, no, hinarap ang lahat ng battle sa buhay mo. Kapatid, you can write your own history. Diba? Hindi mo kailangan palakasin ka ng buong simbahan, lalo na ngayon may pandemic, lalo na ngayon puro tayo Zoom, lalo na ngayon, di ba, walang face-to-face. Ikaw lang at ang Lord ngayon. So, I encourage you to strengthen yourself in the Lord then. May struggles ka, may challenges ka, hayaan mong i-turn mo ang distress mo to a great success. Kung ba paano na pagtagumpayan ni David, for sure mapapagtagumpayan mo yan. Ulitin ko ulit, let's turn our distress to a great success. Kaya mo yan. Kaya nating lahat yan. Nandiyan ang Lord. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan mo. So, don't give up. Sandali lang yan, dadaanan mo lang yan, pero lalagpasan mo yan. Hindi ka mananatili dyan kasi kasama mo ang Lord sa buhay mo ngayon. Amen? This is again my challenge sa inyo, that you write your own history. Walang pwede makasulat nito kundi ikaw lang. Struggle mo ngayon, challenges mo ngayon, problema mo ngayon. Isang araw, malalagpasan mo yan because you strengthen yourself. Ikaw lang, uling ko ulit, ha, ikaw lang ang pwede magpalakas sa sarili mo. Let's turn our distress to a great success. Sige, let's pray. Lord, hindi ko man makita o hindi ko man maabot ang bawat isa, pero naniniwala po ako, mahaba po ang kamay mo. Touch their hearts right now in the name of Jesus. Lord, marami pong mga nakaka-distress sa paligid. Nakaka-cause ng depression. Yung COVID, nakakadagdag pa. But I pray, Lord, kung ano ang ginawa ni David, he strengthened himself. Hindi niya kailangan ng maraming tao. Like us, hindi namin kailangan ng maraming tao. Ikaw lang, Lord, sapat na. Ikaw po magpapalakas sa amin at kukunin namin ang lakas namin sa iyo. Hayaan mo lahat ng mga situation na ito, ito-turn mo into success. Kami po ay mag-create ng history. Kung makikita, makikilala kami bilang Kristiyanong mananagumpay. Kristiyano na hindi gumigive up. Kristiyano na talagang lumalaban kasama mo. Hindi basta mapapatumba, hindi basta-basta mapababaksak. And I pray, Lord God, na talagang lahat kami matututong mag-inquire, lahat kami matututong lumapit sa presensya mo, lahat kami matututong sumunod sa iyo, lahat kami matututong makita ang lahat ng mga bagay na gusto mong ipakita sa amin. Mahina kami, pero ang kalakasan namin nagmumula sa iyo. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat. Alam ko, marami kang pinapalakas ngayon at patuloy na mananagumpay sa laban na pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat, and we give you all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hi, thank you Lord. No, alam ko, and I pray marami pong napagpala, no, sa word na ito. At alam ko po marami pong mga bagong kaibigan na na-invite kayo, no, nakasama yung nanonood ngayon, or maybe nakapag-tune in lang kayo sa FB ngayong umaga. Alam ko po, no, na may mga pinagdadaanan din po kayo. Pero katulad po ni David, isa lang po ang sikreto niya. Siya po ay kasama ng Diyos lagi.
David was with God. Hindi niya makakayanan lahat ng yon kung wala ang Diyos sa buhay niya. And definitely, alam ko ikaw ngayon, kailangan mo din ang Diyos sa buhay mo. Ano, walang mabigat na problema sa Kanya, Siya mismo mag-guide sa'yo. Okay lang ba na i-lead kita sa prayer? Kung kailangan mo si Lord ngayon, alam mong sobrang ang nararamdamang bigat sa dibdib, no? Let me pray for you. No, pwede sumunod ka sa panalangin ko, and this is prayers for you. Okay? Just close your eyes. Kung pwede, itaas mong kamay mo, a sign of your surrender. Sige, sunod ka sa prayer ko. Panginoong Jesus, salamat po sa word na narinig ko ngayon. Pinubuksan ko po ang puso ko. Jesus, pumasok ka. Humihingi po ako ng tawad sa lahat na nagawa kong kasalanan. Marami po akong pinagdadaanan, pero ngayong oras po nito, lumalapit ako sa iyo at ikaw na po ang tutulong sa akin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pag pinag-pray mo yan, definitely, alam ko may kasagutan ka. May kasagutan lahat ng panalangin mo. Wow! Ngayon po, ang request po natin, no, para po lang ano ting madiscuss ang pinag-usapan natin ngayon, gather your family or gather as a family at i-discuss po ang question na naka-flash sa screen. Ipo-post po yan later, no, pwede nyo pagbulay-bulayan, i-discuss, no, ano, pwede nyo pag-usapan ano bang battle, no, ang mga hindi nyo nakayanan, na dapat kayanan ninyo, ano po ba yung mga pagsubok, no, ano po dapat ang mga i-inquire nyo kay God, no, so maraming pwede i-raise the question dyan, so let's post po mamaya, so let's, your family discuss it, okay po ba yun? Okay, so, nako, nakakalungkot po, pero patapos na po ako ngayon, and I know the whole week, no, tayo po ay bibigyan ng katagumpayan ng victory na ating Panginoon. Wow! Now, ngayon po, taas po natin ating makamay for our benediction. We will go before the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He shower you with His favor and grace now and forever. Amen. Amen and amen. Pagpapalain po kayong lahat, and I expect more na kwento and stories, no, ng mga napagtagumpayan ninyo. Amen. Starting today, gayahin natin po si David. Bye! See you po next week. Mapagpalang Linggo sa inyong lahat.